So, bago lahat, pakinggan muna natin yung tunog niya before. What's up mga broad? Good afternoon sa inyong lahat. So, nandito na naman tayo sa unit natin. So, finally, after ilang araw ng pagkakakuha natin, so, napatino na natin yung andar niya. And dito ngayon tayo, i-explain ko sa inyo kung ano yung mga ginawa natin sa kanya. So far, maganda yung kinalabasan nung pagtsatsaga nating paghanap nung sira niya. So ngayon, explain ko sa inyo kung ano yung mga ginawa ko, kung ano na yung status na ngayon, kung ano ba yung current condition ng pagiging EFI niya ngayon, at kung paano ako kasure na yung makakabili nito hindi sasakit ang ulo. So tara, samahan nyo ako, review video coming! Gagawin natin ngayon, i-review natin kung ano yung ginawa. So una, punta muna tayo dun sa issue niya nung pagkakuha natin. Ang issue nito nung pagkakuha natin, low power siya, wala siyang hataw. So, pangalawa dun, magaspang yung andar niya, para siyang V8, kagaya nga nung sinabi ko dun sa part 1 ng video natin. So, tapos yung kanyang fuel filter, plastic. So isa pang issue niya is yung return line niya, ginawa siyang U dahil yung fuel regulator niya na existing dito sira na yung diaphragm, nagiging return yung vacuum line niya. So inuna natin ginawa yung dun sa fuel system niya, and then natanggal natin yung pagiging hard starting niya. Ngayon, sa siding niya, naka-replacement siya ng MAF sensor. So, may napanood ako na ibang video sa YouTube, ang sabi pwede naman daw yung replacement na MAF sensor, pero bumili na tayo nung original na MAF sensor para dito. So, yun siya. Ngayon, pinalitan natin yung MAF sensor niya, and then panguna ayaw pa rin yung magkaroon ng pasigaw. Ngayon pala, upon diagnosis, yung isa pang naging issue niya is yung kanyang throttle position sensor. Ganito kasi at dala akong extra na TPS. Ito kasi nag-ooperate ito. Nakaganon to, which is ito yon yung brown na socket. So may adjustment yun dyan. Yun. So, ganyan ang forma niyan. And then ito, nakasunod lang ito dun sa butterfly ng kotse natin. So ngayon, ang nangyari, dun sa diagnosis ko, akala ko wala nang signal na nilalabas yung original na TPS niya. Ang nangyari pala, pinakailaman ng kung sino, hindi na ibalik dun sa kumakalang dito, kasi every time na i-rev mo, gaganon yan, sasabay. So hindi siya naisabit ng maayos. Ngayon, sinabit lang natin siya. Actually, nangiram pa tayo ng TPS dun sa tropa natin na si Bossing Carl. Kala natin sira. Ngayon pala,
wala lang siya, hindi lang siya nakasabi. So ngayon, ito na yung under niya. Dito tayo sa loob. So pag on na susi, start. One click yan. Ngayon, ayan, normal idling tayo. Yung temp hindi pa ganun kainit dahil malapit lang naman tayo sa bahay. So pag nag-on ka ng aircon, yun, wala na siyang idle dropping. Ayan, pagka inapakan mo yung silenyador, kahit na naka-aircon siya at may load, hindi siya nag-low power. So ngayon, ang unit natin is ready for sale na. Lahat ng sensor niya, lahat ng electrical component niya umaandar. Apat na bintana. So far, okay na yung unit natin. Ready na siya for sale. Electricals, walang binago. Yun lang dito, nagpalit tayo ng socket dun sa airflow niya, yung nakita niya kanina. And then everything else is stock. Lahat umaandar. Lahat ng electricals niya, hindi, walang minulit siya. Lahat yan original. Yun. Ready na to for long ride. Meron pa rin naman siya mga minor issue. So kagaya nung fuel meter niya na hindi kumaandar. So yun, madali na lang yung maayos. And then yung paint, hindi naman yun magiging hindrance para hindi na kayo makapag long ride. So ito, kahit naman na magaspang na yung paint niya, dadalhin at dadalhin kayo sa pupuntahan nyo. So yung pang mga iba niyang issue na minor, yung for example yung CV joint niya na kailangan ng palitan, kasi nga tuyong-tuyo na sila, so hindi siguro na ma-maintain nung dating may-ari yung mga CV joint niya. So yun, lahat naman na yun, pwede natin pag-usapan sa asking price ko. Last na issue nito is yung unregistered siya this March, so may penalty na yun. Pero still, sa kotse wise, sinalo ko na po lahat ng issue niya. Inayos ko na po yung idling niya na hindi mapatino nung dating may-ari. Tinapos ko na po. Ngayon, ang sasakyan, kayo nang bahalang magpabogi. So, yun lang. Salamat sa panonood ng video natin. Next video ulit tayo magkita-kita. Thank you for watching. See you next time.